Hello po sa lahat. Magandang araw po sa lahat dyan na makakapanood nito. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction kasi matagal ko na po itong inaabangan sa vlog ni Kuya Bal. Yung pagagawa niya po ng bahay si Nanay Lydia, si Lola Lydia po, yung babae na nakatira sa bundok. At itutuloy na nga po ni Kuya Bal yung pagpapagawa. Dapat po ang plano doon is maliit lang po yung ipapatayo ni Kuya Bal doon sa tabi rin mismo ng bahay niya. Kaso alam po natin naman si Kuya Bal na ayaw niya po yung pagtulong niya na panandalian yung mabilis masira. Ngayon, hinikayat po ni Kuya Bal na magpatayo na lang si Nanay dun sa tabi ng kalsada. Guys, nakaka-amaze po kasi yun nga po sa napanood ko nga po kanina. Pati po yung anak ni Nanay Lydia, pinagawa na ni Kuya Bal ng bahay. Bali po magkarugtong, nakita ko po sa plano na pinakita ni Kuya Bal. Nakakagulat lang po na hindi man nagsasalita si Kuya Bal na pati yung anak ni Nanay Lydia patatayuan niya ng bahay. Yung pala po, nakaplano na po pala sa kanya na pati yung anak ay patatayuan. Nakakatawa po talaga si Kuya Bal. Guys, panoorin natin kung ano yung plano na pinakita ni Kuya Bal na paano yung plano ng pagpapatayo niya ng bahay at saan banda yon. Ayan, sabay-sabay po natin siyang panoorin guys para... Alam ko na, ano, nakakatuwa po kasi hindi si Kuya Bal nagsasalita na pati yung anak niya patatayuan. Tapos yung plano pala po, pati yung anak kasama. Ayan guys. Eh, malabas na dito. Malabas na lang? Malabas na lang. Ano pa naging pinto yan? Kasi mag-iwa rin man yan. Kung dito, sa, kung dito ang siya sa labas, iwalay. O, sa loob niya. Ha? Labas ng bahay? O, sige. Iro, ha? May, bakit, walang, wala kang tiklad? Ano yan? Pawid yun? Ha? Pwede mo na yung pawid. Pwede mo na. No? Salamat. Yung pawid ko naman na sa'yo na yun. Salamat ka ba? Oo, sige. Yan po ang halingan. Bahay po na nanay Lydia. Binago na po natin ngayon mga kalinga. Sa isang iglap. Binago na po natin. Ipagawa muna natin hanggang nandito pa kami. Diyan niya hanggang dumanas sa dulo. Ayun sa may bakod lang. Ito may bakod lang. Ito. Ito oh. Ayan guys, kitang-kita natin na yung lupa po ay pinadamuhan na ni Kuya Bal. Nakakatawa po talaga si Kuya Bal. Ayaw niya po yung tulong na panandalian lang. Gusto niya po yung pangmatagalan. Tsaka pag tumulong po talaga si Kuya Bal, yun ang maganda kay Kuya Bal. Kasi pati po bigas, tuloy-tuloy, pati yung grocery tuloy-tuloy. Sa lahat po ng vlogger na nakita ko, si Kuya Bal po talaga yung may bahay na, pati yung bagas po tuloy-tuloy, pati po yung grocery, pati po yung pera, lahat po yung binibigay niya bomban sa mga tinutulungan niya, no? Nakakaano po siyang vlogger, kakaiba po talaga yung busilak ng kanyang puso dahil para po sa matatanda na walang kakayahang magtrabaho. Ang wish ko lang po sana kahit nukta, kahit kakurot lang po doon sa nagawa ni Kuya Bal, masundan natin guys pagdating ng araw. Tsaka po sa lahat ng vlogger, siya po yung naghihikayat sa mga vlogger na mag-vlog. Siya rin po yung dahilan bakit ako nag-start ng maliit na YouTube na channel. Kasi nga po nung napanood ko yung ano niya, yung vlog niya na ano, na yun nga ang sinasabi niya, kailangan mas maraming vlogger para mas maraming matulungan. Yung kakaiba talaga yung ano ni Kuya Bal, yung pagtulong niya sa mga tao. Grabe po ah. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe diyan kay Bal Matubang, subscribe niyo po siya.
Ako po dito yung parang ginawa ko na lang pong libangan yung pagkagising ko sa umaga. Tapos pagkatapos ko po niyan magtrabaho, maglinis, pagkaligo ko niyan. Manunood na po ako niyan ng mga vlogger na talagang gusto ko na kahit kapiranggot man lang doon sa nagawa nila, eh magawa natin. Yung po talaga yung ano ko, yung po yung pangarap ba na pagdating ng araw. Kasi sa ngayon po, hindi naman natin nasasabi kasi OFW, maliit lang po yung sahod, tama lang sa pamilya. Eh, malay nyo po, pagka kumita tayo ng maganda-ganda, eh, makatulong din po tayo sa mga kababayan natin. Talagang ano, kumbaga may ano na tayo, may susundan na tayo ng yapa, katulad ni Kuya Bana. At saka ano po, marami rin po siya mga vlogger na sinisuportahan. Ha? Makikita po natin yung ibang mga vlogger na mula po nang dumikit sa kanya, eh, talaga naman po na nagtaasan din yung mga subscriber. Talagang ano, yung pagtulong niya po para sa lahat, hindi Kuya Bol po, hindi para sa sarili niya, kasi kung tutuusin po eh, yung kinikita niya, kung hindi maganda yung puso niya, pwede niya nang sarilinin, pero hindi po, sinishare po talaga niya, grabe. Kaya yung mga hindi pa niya nakakasubscribe kay Kuya Bol Santos Matubang, saka kay Rap Matubang, subscribe niyo po sila para mapanood po ninyo. Ako po ay isa ako sa mga avid fan din nila. Marami po yung pinapanood ko. Mula po ngayon, isa-isahin ko po silang isa-share dito yung mga vlogger na talagang halos araw-araw pinanonood ko sila pag wala na akong trabaho. Kasi talaga po talagang ano, nakaka-inspire ng puso na kahit man lang katiting doon sa nagawa nila, ay magawa natin pagdating ng araw, guys. Guys, salamat ha. Sana po eh, mayroon naka... Meron pong magandang ano, yung hindi pa naka-subscribe kay Kuya Bol, subscribe po kayo. At makikita nyo po yung pagtulong niya, grabe po. Nakaka-amaze at kahanga-hangang tao po si Kuya Bol. Bye-bye guys, paki-subscribe naman. God bless.